Yes, Secretary, tanong mula kay John Punsala ng ABS-CBN Online para kay Secretary Roque. The COVID-19 pandemic left millions jobless, thousands dead. Why did the President on Monday night say maliit na bagay ito? I will just say to my countrymen that do not despair. Kaya natin ito, COVID na ito. Maliit na bagay ito sa buhay natin. Maliit na bagay ito sa buhay natin. Marami tayong dinaanan mas grabe, mas mahirap, mas na magluluha kayo. I know, lahat kayo, lalo na mga kababayan ko nandyan sa Escobedo area, lahat kayo, huwag kayong matakot at hindi ko kayo iwanan. That's why I said, we're thinking of going mobile. Kayo na ang pumunta. Or, if you are near the barangay, you just wait because ang order ko ngayon is for the team to give you the vaccine. We'll be traveling at least meron. Kung lima, anim, pito, okay na yan. Marami tayong sakyan. We will use all government assets. Gamitin natin ang lahat ng sasakyan ng gobyerno. Lahat. Not necessarily from the Department of sa DING. Sa lahat, we must contribute. And the other departments must take note of this. You have to contribute. I said, this is a fight not only against the COVID, but against, you know, despair and hopelessness. Yung wala magsabi ang tao, wala nang, ano ba Tagalog sa hopelessness? Wala ng pag-asa at parang ibandono kayo ng gobyerno. Hindi yung mangyari yan. We would like to, alam mo, sa totoo lang, kung may pera lang talaga at may kaya lang wala talaga tayong naghiram pa tayo. Then we have to, until now, Secretary Galvez is still traveling. But positive naman yung results niya. So, okay lang na maghintay-hintay lang kayo ng sandali. Abutin ko ninyo. Lalo na yung, sabi ko, mahirap. Kasi isang kwarto lang kayo lahat. Anak ka, madali magkatabi mo. Yung mag-asawa, may mga anak na matanda, may kapatid. So, yung transmission ng COVID madali. Kaya pupunta na, we will start. When can you start, Secretary Roque? Sa vaccination, sir? The traveling, yung magpasok sa mga squatters area. Sir, pagka nagkaroon na po tayo ng sufficient na vaccines, they are going to be prioritized as per your instruction, Mr. President. Kung magdating na sa matapos na yung health workers, yung senior citizens, sir, kayo na ang sunod. Then yung kung gusto ng mga nasa gobyerno, yung namang may trabaho, may pera konti, last na tayo. Unahin natin sila. So, ang priority would really be the squatters. And we go to the squatters area. They do not have to go there because for a lot of reason would come in. Walang pera, hindi maiwanan yung anak. Isa lang ang naghahanap buhay. They take care of the children, so they do not. Sabihin na lang nila kasi yan, bahala na. Yun na lang. That is an expression of resignation. May magsabi bahala na. It's an indicative of the person who has lost hope.
kung nangailangan ng tulong, nandyan kami. Hindi lang nga madali. Pero we will mobilize. Can we have it by ano bang yan? March 15 po, sir. Hindi, yung ano, yung so can we have it 3 days from now? Para po yung traveling yung traveling unit. We can prepare that, Mr. President. Yeah. Ang problema lang po, Mr. President, na nakikita ko po ngayon, yun po kasing mga, kung dadalhin po yung bakuna sa kanila, kakailanganin po ng napakamaraming taong mag-monitor for adverse effects following immunization. Yan po ang very important step, final step in the vaccination process. After you're vaccinated, you have to be observed for about 30 minutes to about 1 hour individually for a possible serious side effects. And nakita niyo naman po, sir, may mga reports talaga na mga serious side effects na nangyayari. And also monitoring even the minor side effects. At mabigyan po ng lunas. Kaya po, ang ginagawa natin sa fixed site implementing units like RHUs and hospitals, at least doon po mababantayan maramihan. Kasi kung isa-isahin po natin sa mga lugar nila, ang dami po, kulang po tayo sa tao para mag-monitor, sir. Yes, but if you use that argument na wala tayong tao, eh yung nandito nga sa mga barangay na mahirap, hindi talaga mapakunahan. That's the problem. Sir, if I may, yung pong mga tao kasi, meron po silang, unang na may listahan po ang mga barangay captains, bibigyan po yun kay mayor, ibibigay po yan sa DOH region. Nakaplano na po, may mga pangalan na po yan para mga butante. Yan po, meron na po silang assignment, kumbaga sa voting precinct, meron na din po silang assignment kung saan po sila babakunahan. At tama po kayo, sir, kung sinabi ninyo na pagka nagbakuna ka, you have to maintain the minimum public health standards na naka-face mask, naka-face shield, tapos may physical distancing, yung pong mga upuan na habang nag-aantay po sila. So, ito po yung mga detalye nung process of inoculation. And the most important step there is after the vaccination, they have to be observed, Mr. President. For how many people? Oh, well, 100 a day. 100 people, yes, a day? A day for one vaccination site. So kung 4,500 po yung vaccination sites, you will be expecting to vaccinate 450,000 people a day, Mr. President. And because we are targeting 70 million people to be vaccinated to reach herd immunity, Mr. President, it will take about 5 to 6 months to complete the first dose of vaccinating 70 million Filipinos for the first dose. So nakaplano na po lahat ito, Mr. President. So execution na lang po, implementation na lang po, sir. Parang sa COMELEC na meron ng precinct, parang voting precincts, doon na lang po sila pupunta, may listahan na po doon. Lahat po ng pangalan nila. I'm satisfied with your answer, but the problem is, I said, there are those ganito who will take care of that problem. Yung hindi makaano. Either we provide the transportation, we'll rent social distancing na rin. How many trips a day? We will compute, sir. Dito lang Metro Manila, pasok sila sa, for example, Tondo. Tapos dito sa Santa Ana, marami rin. Pupunta na lang doon at doon na mag... Just make sure that I said the integrity of the vaccine is not compromised. Baka mishandle, misplace, mismanage yung team, then there's always the danger that the vaccine given will be put to a knot. Yun ang ibig kong sabihin. So, with that, Secretary,
Mr. Senator Bongo, Secretary Galvez, and have I mentioned everybody? Yeah, I mentioned him already. Si Del, yung superstar sa mga OFW. You know, they will remember you for all time. Pagka experience ko kasi, pag pumunta ka ng bahay, party, hindi ako pumupunta ng mga yung birthday parties, you know. Pero pag nasa hirap ka, o kaya may namatay, o itong galing sa labas, talagang hirap na hirap sila sa tulong natin. Hindi na makakalimutan. So, ganun si kasi si Secretary Lorenzana nasa Amerika na yan. Tumanggi yan ang uwi dito. I had to binaso ko yan, sabi ko, you have to help me. You're a friend and kilala niya ako. More important, kilala niya yung character. Kasi kung nasa corruption tayong lahat yan, mag-resign yan. So, that's it. Maraming salamat po, mga kababayan.